Mga Lods, gising lang natin ngayon. Medyo medyo sa tulog kasi alas isang oras lang yung tulog ko. Bali 1:30 na ngayon. Nakatulog ako ng mga 11:30. Wow, ano naman pala, alas 2 oras naman yung tulog ko. Medyo nalit lang tayo ng tulog kasi hindi talaga ako makakatulog. Kaya nag-ayos na lang ako ng mga gamit. Tulong naman dala natin. Isang bag. Tapos yung kaunti na mga damit. Ilalagay natin yan sa may tail na nga natin. I-tape na lang natin doon kasi medyo napasobra. Pinadala ko na kasi yung ano, yung ibang gamit. Kaya ano, kay Miss Bambi nung bumalik siya ng Manila. Eh, yung ibang gamit na kala ko na ipadala ko na lahat yung mga ano, akasya na halawa akasya na dito sa bag yung ibang naiwang gamit. Hindi pa pala. Kaya may sobra ng ganyan ka ano pang ano. Kunti na lang naman na yun. Yun yung itatape natin dun sa tail ni Bambi. Yun, 1:30 na, alas 2 dapat take off namin. Siguro maliligo na ako mga Lods. Kailangan ko nang maligo. Para matanggal na din yung antok. Kasi mga Lods, ligo lang ako. Thank you.
Yan mga lods, paalis na kami. Time check 2:27. Bali mga 2:30 na din kami naka babiyahe. Yan. Balik na lang ako dito sa bahay na to sa March. Bye for now. Alis na kami. Kasi lang yun ako. Ano kita? Petron. Let's go. Lads, biyahe na kami. Pero dadaan muna kami ng Petron si Pocot. Nasa may tara. Diyan kami dadaan. Ay ano, magpapagas. Ako na lang pala kasi siya full tank na siya. Tapos ako naman, i-full tank ko na din para wala nang stop-stop sa mga gasolinahan. Para dire-diretso na. Mahirap kasi pag ano, pag stop-stop ko din, laking abala din. Eh, ang gagawin namin, tuloy-tuloy lang yung ano, yung biyahe namin. Baka tabugo na kami. Doon na din kami magkape. Yan ang alam sa tara, Pukot, Petron. Tapos next stop, baka Tabugon. Di namin alam kung baka may mga istapad, baka may ibang ano, sana walang aberya or yun. Baka may mga ano pa kami, pag-istapan bago magtabugon or sa Tabugon na. Kasi doon na kami, di ko alam kung abutin na kami ng liwanag doon, doon na din kami mag-almusal. Pero kung medyo gabi-gabi pa, baka mag-ano na lang kami doon, magkape. Tapos bandang gumaka na kami mag-almusal. Yung pala may kasama ako mga lods, sa lapit barangay lang namin, tsaka tropa ko din, si John Edward Rodriguez, or aka Kula. Andyan, ayan o, naka Honda Beat siya. Kasama ko kanina mag-take off. Siya talaga yung kasama ko kasi di ako pinapabiyahe ng solo ni Miss Bambi. Tapos ng kapatid, mga kapatid ko. Gusto nila, may kasama ako. Ayaw nilang akong pabiyahe na walang kasama. Kaya yun, matagalan ako dito sa Bicol. Kasi available lang naman siya pinakamagang uwi ng Bicol. Ay, uwi ng Manila. Kaya sa kanya ako na tapat na sumabay. Ayan mga lads, bali yun yung dahilan kung bakit late ako umuwi. Dapat mga 5 uwi na ako. Kaso lang, hindi siya available nung 5 kasi mga nilakad ba siya. Nasakto ngayong 7 siya. Bali, January 7 ngayon mga lads ha. No choice tayo, kundi intayin siya kasi nakikisabay lang tayo. Kasi ayaw talaga tayong payagan na ano eh. Bumiyahe mag-isa. Kasalin daw kasi. Kaya dapat maging maingat sa biyahe. Hindi naman ako rumarotrot sa biyahe, pero ayaw nila talaga akong bumiyahe ng mag-isa. Baka may iniisip nila na rumarotrot ako sa biyahe, pero hindi naman talaga ako rumarotrot. Ano lang ako? Yung drive, tamang drive lang. Yung kaya ko lang, hindi kaya ng motor ko. Yung kaya ko lang na ano. Bali, dapat siya yung papaunahin ko, kaso lang medyo mahina daw yung ilaw niya. Kaya ako yung pinauna niya na. Para ano daw, mas madalian siya. Kasi medyo mahina talaga yung ilaw niya. Stock lang kasi yung ano niya, gamit na ngayon. Wala pa siya ang auxiliary light. Eh mga lods, nasa ano na tayo? Nasa mga ano na tayo? Petron, tara si Pukot. Papagas lang ako. San ba dito XCS? Tata. Yeah. Dito yung XCS. Tayo magpapagas. XCS. Yan. Ito yung premium eh. Ito ng Petron. Boss, full tank. Full tank premium. Yan. Okay na. Sakto mo ng 500. Baka kaya. Yun. Abasang. Salamat. Ayan mga lads, kataas ko ng mga pagas. Sinakto ng 500, sakto, punong-puno na siya. Ano na yun? Wala ako nagpagas mga lads kasi dito na ako nagpa, ano, dati 300 lang pinapagas ko. Pero ngayon kasi ano, mura, mas mura dito yung gas compared dun sa ano, sa Manila. Kaya dito na ako nagpagas kasi mas mura nga. Petron na yun pero mas mura. Ay! Lubak! Lubakan ka agad ah. Yun. Para dire-diretso na ito mga lads, hindi na din ako mag-ano. Pero
dati sa mga gasolinahan kasi kami nag-i-stopover. Ngayon baka magano naman sa mga gasolinahan. Pero yun na inaano namin, malesin yung stopover para makauwi kagad. Kasi for sure mga tanghali na kami nito ha, buting bukas. Ngayon takbo nga na lang ako kasi sabi ni ng kasama ko, dahan-dahan lang kami kasi di kaya basta-basta makakahabol yung ano. Yung motor niya pag binilisan natin, kaya naman magpagsabayan yan, pero nasasagad kasi yung ano ng motor. Doon lang tayo sa, ay putik na yan. Dami talagang lubak. Doon lang tayo sa chill ride. Makakarating naman kagad tayo nito. Basta tabugon na kami mag-ano. Try namin tabugon kung kaya ng tabugon ng mag-ano. Tabugon na yung next stop namin. So minsan mga lutsang ayaw kong ano, nasa unahan ako, parang ako yung nagli-lead kasi kung yung mga kasalubong ako, di ko na ita kagad. Ano, sa takbong 60 lang kami. 80. Kaya yung sagad ng 80. Yun naman kailangan trat-trat talaga para makakaano ka lang. Karating ka ng maaga. Makarating ka naman yan kahit chill ride ka lang. Doon kasi yung pangit dito, malas hindi ko makakita yung ano, lubak dito. Dito kasi nang bibigla yung mga lubak dito mga lads eh. Hindi ko pa naman kabisado. Kaya hindi ko pwedeng mag-rat-rat talaga dito. Kung kala mo wala pero meron pala yung mga ano dito eh, lubak. Tsaka ingat-ingat din tayo sa mga overtakes ng mga sakyan dito. So, may hilig yung mag-overtake yung mga yan. Ito lang mahirap sa gabi mga lads. Sa di mo makita yung ano, yung daan tsaka yung masyadong makita lalo na pagliko. Kasi yung sinira light ko hindi masyadong malawak yung ano niya eh. Gusto kong i-adjust pa eh. Lalo na yung ibang mga kalsada na walang ano, walang mga guhit, walang linya. Medyo nakakaano yun, nakakaano din. Ano ito, kurbada. Pag yun yung mga guhit, madaling maano siya, ma-identify. Kasi yung mga lubak dito, hindi ko lang alam. Ang kagandahan naman sa gabi, kahit sa kurbada, kaya mong overtake. Kasi nakikita mo yung umiilaw eh. Yung kagandahan dyan. Sa umaga naman, yun naman yung pangit kasi hindi mo makikita kung may kasalubong ka. Pero, huwag pa rin ugaliin mag-ano sana. Mag-overtake sa kurbada kasi blind spot yan. Tip lang yan pag gabi, makikita mo talaga kung may kasalubong ka. Ano kayo sa kula? Ayan pa ba? Palikad ko. Ayun.
truck na yan. Dito Madali ka naman sa lubak. Ha? Madali ka sa lubak. Dahil wala na, naulo yan si padalagan ko. Ay, nabigla ko naman. Ay, wala na, naulo yan si padalagan ko naman. Sakto. 1:45 minutes niya yung from si Poco to ano, dito Tabugon. Kakapi-kapi muna kami. Ha? Luwanag pa. Ay, arin. Yung pangangki, abo talig yan o. Oo, yan o. Ano pa lang, alas 4. 4:15 sarong may 1:45 minutes sa ating biyahe yung Tabugon Santa Elena. Kakapi lang kami tapos biyahe na ulit. Coffee break. Lingala.
Wala, wag ka pits. Gumaka na tayo mga lods. Kalakpas lang ng kalawag. Ay hindi, Lopez pala, hindi pa gumaka. Lopez Quezon. Sa isip ko, sunod na dito yung ano, yung Lopez pa pala. Bahay na ng Lopez. Putang na yun. Kali na naman. Gumaka na to ah. Katin muna na lang kami mag-stop over. Ang ulan dun ah. Gumaka na to, dito na yung kainan pero hindi pa kasi siya ano. Hindi pa maliwanag. Katin muna na lang kami. Kasi madami din dito sa gumaka na ano. Traffic. Lagpasan lang namin yung traffic. Maliwanag na lang kami ano. Makain. Ate muna na lang siguro mga lads. Doon sa Jollibee ate muna. Ewan ko yung kasama ko. Dahan-dahan lang tayo. Ayun, nakita ko na. Mga bull. Bahay na lang gumaka mga lads ah. Kakana na lang kami doon banda sa may Jollibee eh. Yun, dito na kami kakana mga lads oh. Dito kasi mga lads, traffic pag ano, pag umaga kaya mas magandang lagpasan muna to bago ka ano, bago kayo mag stop over kasi medyo mahirap sumingit-singit dito eh kasi liit ng daan tapos ang dami sasakyan na dumadaan. Halos lahat ng klase ng sasakyan dumadaan dito. Tabas, magpa-truck, tricycle, jeep, kotse. Kaya talagang kailangan mong lagpasan muna itong ano to kasi matraffic talaga sa lugar na to. Isa to sa pinakamatraffic na lugar dito sa Gumaka. Yung crossing na yan. Sa may Jollibee. Sa bayan na yan. Kaya na tayo overtake siguro dito sa truck na to. Sunod-sunod dyan eh. Mabilis din takbo nitong truck na to eh. Kaya hindi naman tayo sumasagad eh. Kailangan sumunod dito sa truck na to. Kula. Kula. Ayun. Hindi. Ano kaya yun? Ayun. Ako na. Maga na. Alasays na. Halos isang oras sa kanilang buong biyahe. Plaridel na to. Sunod dito, Timunan.
Plaridel muna to. Pero yun, dumaka na yun. Tapos Plaridel. Picture kita, ha? Picture lang. Dumala sa atin muna magkakan? Ayan. Picture lang kami dito, tapos larga na pa atin muna. Malay. Dalo na ang biyahe. Dalo na, no? Sabi sa'yo, umagaw na magayon dyan, kaysa aga. Kulugin ng liog ko, ay. Picture mo daw ko la. Deo. Ikaw, gusto mong picture na tayo? Hindi ko na idamay si Bambi. Ay, sa... Mali ba na agun? Ano pa? Ano pa? Ate muna na kita, ano? Yeah. Kaya mag-inot para... Oo, sa may Jollibee na lang kita? Punta dito talaga, sa tabing dagat, di pa masyadong malakas ang hangin eh. Alala! Iwas lang kita sa traffic! Hindi na kami kumain dun sa may Lumakas, sa may Atimonan na kami. May Atimonan Jollibee. Para ano? Para ma-ano namin lahat ng traffic. Para next ano namin, bitukang manok naman. Nag-picture lang kami dun sa Plaridel para wala lang, gusto ko lang may post na nasa Plaridel na kami. Kasi nung nakaraan ng post namin, ay ang post ko puro gumaka ano lang eh. Gumaka at Timonan. Ngayon gusto ko naman sa may Plaridel. Sarado pa ba?
Sarado ba? Putik na yun, sarado ata. Sarado ka ro? Wala. Putik na yun, wala pa. Saan tayo ka? Saan kita makakan? Hanap na lang kitang karinder ya? Hayop na yun, mayo. Tara. Sarado yung Jollibee. Kainis. Kung alam ko lang, doon na kami sa gumaka kumain. Gahanap tuloy kami ng ano ngayon. Ang kainan. Bad trip naman, oh. Baka sa bitukong manok pa kami nito magano kumain. Bango na na. Magmagawa sila ng mantika. Coconut oil. Alam ko yung amoy nun eh. Coconut oil. Pero bad trip ko lang Jollibee. Jollibee ati muna, ano ba kayo? Magang umaga, sarado. Hirap tuloy kami maghanap ng mga kainan. Sana sa may bitukong manok, ano, merong makainan. Ako putik na yun, ano yun? Yun biglang parang bato eh. Hangaan yung lens ko. Buti na lang may lens. Kung wala, tinamaan ako sa mata. Ang dito tumama ako, banda sa may mata. Tukulo kung ano yun. Ano kaya yun? Baka bunga. Ikaw alam, parang bato eh. Wala, magkaano kami dito. Doon sa may baba ng bitukong manok. Kutik na. Ang parang mahanap na kainan eh. Kaya taas na lang kami sa bitukang manok. So doon na kami sa may bandang baba mag-aanap. Kakain. Kaya baba nito. O kung merong kainan doon sa may taas na ano, doon na kami kakain. Pero siguro doon na lang sa baba kami kumain para sigurado. Picture lang kami dito sa ano, picture lang kami dito sa Old Zigzag Road. Tapos sa baba noon may kainan, doon kami kakain. Ano yung pangit bumangking dito? Lubak! Tandaan lang pala talaga dapat dito. Grabe lubak. Yan. Pangit. Bakit dumaan? Puro lubak. Ano siguro ito pagbasa yung kalsada eh. Ito na yung isa sa pangit na daan dito ah. Ito mga ledso. Pagpawi ako ng recall. Ito yung dinaan ako. Natatakot ako. Nag-slide yung ano ko. Kaya di ako pumipigaw masyado ng preno. Puro engine brake lang. Kasi nag-skid eh. Hindi ko tuloy makabanking-banking. Masarap bumanking-banking pagpataas eh. Unlike sa pababa. Mas kampante ako sa pataas na banking kaysa sa pababa. Grabe naman daan dito. Wala nang ulit kaya papakayos to. Grabe. Sigula. Ay, sigula. Sarap sana magpalipad ng drone dito. Kaso lang parang may mga uwak. Puro may lawin din dito. Yun o. Delikado pong nag-una ako dito nagpalipad ng drone. Huwag na nga lang. Mahirap ng buwis-buwis yung ano, yung drone. Grabe naman to. So, may kainan ba dito? Try ko nga dito kung may kainan. Pero nata dito. Pumira. O, kape lang ata. O, pumakain. Kumain ka kanon pa. Ano, sa baba na lang, gusto mo? Baba na lang. Baba na lang? Eyo. Picture lang kita naman sa ano. Sige. Doon sa may ano, bitukong manok. Panluto. Bitukong manok. Bitukong manok ako ng bitukong manok. Old Zigzag Road pala yan. Sino ba? Wala talaga mong kainan. Dapat sa ating muna pala kami kakain eh. Ano kung wala eh. Sorry. Nang overtake ako sa ano. Sa
solid yellow lane. Pero okay naman kasi kita naman yung ano. Dati ganito yung daan pababa. Kaya maganda. Ngayon hindi na. Dito kami nagpahinga ng pawi ng vehicle eh. So lang mukhang walang luto. Papakanin na kasi ako eh. Kapi lang ata meron dito. Oo. Grabe talaga. Utik na. Banda dito. Hindi siya foggy. Ay. Kala ko sa mga picturean. Kaya nyo no, nyo. Ang dadagit ng ano yan eh, ang drone. Kala ko sa mga picturean. Tabayan motor. Ay dali. Yun. Ako man. Diyan na lang. Hiling-hiling ka ba mga ano ka dyan? Sige lang. Pero ganyan. Hali. Ako din. Ako may mayagi na. Let's go. Pababa. Wala. Ano? Kami sa baba. Diyan kami sa baba kakain. Dito eh. Sa taas walang luto dun eh. Kapil lang. Luto na kayo dito. Ito. Kain lang kami. Para. Kain lang kami. Tapos lang namin mag-almusal. Anong oras na? Time check. 7:44 na. Ano na tayo? Hindi ko pa alam kung saan ang next na stopover. Pero yung kasama ko, pinauna ko. Magpapagas daw siya. Kaya pinauna ko na. Tapos, di ko alam kung saan ang next stopover namin. Kung hindi masyadong matraffic, baka Santo Tomas na or San Pablo. Kasi medyo na, matraffic na ngayon. Kasi may araw na oh. Kung madaling araw, kayang dalawang oras lang itong biyahe.
Wow, ganda dito. Kasama ko papagas daw eh dun sa mga dinaan akong gasoline station, hindi ko siya nakita. Pag dito sa may Shell na madadaanan ko, wala pa siya dun. Hintayin ko na baka nagkasalisihan kami. Ayun eh. Dito pala nagano. Nauna naman na pala. Dadahan pa ako dun sa ano. Ba next stop ta San Pablo. Tas dire-diretso na kita. Let's go. Pasucho na pati. Sabayan na kami ng pagdilaw. Luseno na! Luseno na lang mga lads. Dun sa una nata yung underground. Yung parang ilalim ng ano. Na pala ang Tayabas. Ano nga na to? Diretso mo. Gawagal ang putik. Traffic
Ay, nako. Mga ano mo. Sariyaya na ata ito, mga lods. Sariyaya na nga. Tayo mga lads, welcome to municipality of Candelaria. Saan na nito? Chaong na mula sa isang oras yung biyahe dito. Kasi talaga dito yung mga sumasalubong. Tayo. Chaong na dito yung bypass road ng Chaong. Kasi dun sa kabila, ano dun? Proper. Chaong proper. Sa ano nila, sa bayan nila. Yung daan. Ito bypass road to. Tayo sa boundary ng San Pablo. San Pablo at saka Chaong. Mga lods, San Pablo na. Laguna na tayo. Sunod nito, Alaminos. Alam mo, wala ka na eh. Tala.
Pablo. Asan to? Tumas na kami mga lods mag ano? Mag stopover. Iina din. Langanin dito, matraffic dito. Gusto lang namin lagpasan to. Na pala tayo kung napansin the minus pure gold. Bambi bikers. Okay, saan tatungos na? At na aming gasolina nyan. Pahinga lang ng konti, tapos larga na. Oh, saan tatungos? Batangas. At na aming gasoline station, tapos ayun, may petron doon. Ikiihi lang kami. Medyo pahinga din ng konti. Para Caltex, saan ba kaya magandang magano? Petro na lang. Bago dito. Madaling araw lang hindi traffic dito eh. Kalamba hanggang binyan na to. So kung ano dyan, wala na iya. Yan, very good. Lapit na rin sa Santa Rosa. Sige naman. Meron ako pag-supply. Sige, sige. Kala ko duman sa Balibago. Balibago na yan. Hey, duman ba? Balibago rin to. Balibago pa yan. Oo. Ano, sa may yan, sa may supply. Oo.
Yung mga lads, dyan na lang daw siya pakalagpas ng stoplight. Ako, doon na lang sa binyan. Hila! Hila! Lamat! Ayan, siya na, pauwi na siya. Ako naman, ngayon. Wala na to, di na to abuti ng ilang minutes. Na. Sa nauna nito, ano na, binyan na. Buti hindi masyadong traffic. Hindi gaya nung simula Kalamba, talagang pahirapan mo sa mingit-singit. Ngayon hindi eh, kahit pa paano nakakalusot. Tsaka medyo mabilis ang, ano, ang takbo. Hindi puro lusot lang. Malapit na ako. Woo! Umalis tayo ng 2:30 sa Bicol. Ito mag-ano, siguro mga saktong alas 11. Nandun na tayo sa, nandun na ako sa bahay. Satisfied ako ngayon sa biyahe natin mga lads. Galing Bicol papunta dito sa Manila. Yun, salamat sa mga nagpaalala sa akin na mag-ingat. Every post ko, laging nakikita ko na nagko-comment kayo ng ride safe pups, ride safe loads, ingat loads. Malaking ano na yun sa akin na makaka-receive ako ng gano'n na may nag-aalala din para sa akin. Yun. Pero mga lads, hanggang dito na lang ating vlog. See you sa susunod na vlog. Ride safe always and then stay safe. Mabuhay tayong lahat.